Good day mga bay. It's your boy You Back Rider, vlogging from Cebu City, and we are back with another vlog. So it's been a month since I've been using my motorcycle, the new Honda Click 150i game changer. So today we are going to discuss about my observations on using this motorcycle after 1 month. Okay, so I'll be discussing everything, so please stand by and enjoy the vlog. So sa isang buwan na paggamit ko ng Honda Click 150i, ito yung mga observations ko. So itong front back panel, madali po siyang magasgas. Hindi po masyado siyang pinapahiran, kasi sa ginagawa ko, palagi ko siyang pinapahiran ng cotton cloth. Pero to my surprise, marami talagang gasgas na nakuha, so hindi siya masyadong maganda pag pinapahiran palagi. So dapat mostly cloth yung gamitin nyo, wag yung rough na cloth, kasi magagasgas talaga siya. So meron pang mga gasgas dito, tsaka dito rin. Isa rin sa parts na madaling magasgas is itong banda kung saan may angkas. Kasi nakita nyo, meron na siyang mga gasgas dito. Napansin nyo, may sticker akong nilagay, kasi sa likod nito may itim na siya. O yung kulay ng silver ay nawala na dahil sa angkas. Talagang nawala yung yung kulay ng silver. So sa mga planong bumili, dapat yung lagyan ng sticker dito para hindi siya mawala yung kulay ng motor. So sa nangyari sa akin, evident naman, kita nyo parang nag-fade na yung kulay. So dapat talagang lagyan ng parang sticker dito, or anong protective sticker or something, para hindi rin siya magasgas. So sa hook area din ito, kung marami kayong mga bagay na lalagyan, madali rin siyang magasgas dito. Sa part ko naman, yung nilalagay ko lang ay yung helmet. Itong helmet na to. Pero napansin ko na marami na siyang gasgas. Pati rin dito sa black portion na to, marami din siyang gasgas. Siguro mas maganda pag lagyan natin ng carbon fiber sticker siguro. So yun ang isa sa mga plano natin in the future pag magkapera na. Yung upuan naman, so yung upuan maganda naman yung quality niya, kaso yung tela or itong cover na to, hindi siya fit. So kung nakikita nyo, so hindi siya fit, so parang may space pa dito. Siguro dapat nilagyan nila ito ng glue. Pero grippy naman siya. Kaso lang, ito lang yung hindi ko nagagandahan. Kasi dapat naka-flat yan, or walang parang space dito. Tapos mataas din yung height. But other than that, wala akong complaint sa seat except nito. So isa rin sa dapat nyong i-take note is yung signal lights niya. So yung signal lights, hindi siya nakalagay dito. So apparently ito yung pwesto niya. So lalo na sa maraming angkas, dapat nyo siyang warningan na pagbababa, hindi siya dadaan dito, kasi prone talaga tong mabali. So hindi siya masyadong matigas. So pag na nasagi ito ng angkas mo, talagang mababali ito. So
So dagdag gastos naman yun. So dapat yun ang i-warning nyo palagi. So pag aangkas, imbis na papunta dito, dapat papunta sila dun. At iwas bali ng signal lights nyo. So sa headlight naman, yung na-observe ko lang, ganda naman yung buga, kaso masyado siyang mababa. So sa napansin nyo, yung previous vlog ko, yung nag-night ride kami sa Balamban, walang masyadong ilaw. So nangyari, yung nasa unahan, pahirapan talagang makita yung anong nasa harap. So pag magtuturing kayo, dapat yung lagyan ng blue water LED para mag-guide kayo sa daan sa unahan. Para na rin kadagdagan ng safety nyo, para hindi kayo masemplang o anumang masamang mangyari sa inyo. So dapat talaga na lagyan ng extra LED blue water itong motor na to. So other than that, aesthetically yung lights naman niya walang problema, so maganda siya. So punta naman tayo sa shock. So yung front shocks niya ay maganda yung bounce, hindi siya masyadong malambot, hindi rin masyadong matigas, so sakto lang, so wala akong complaint sa front. So ang shock ay, ang brand ng front shock ay Showa, so maganda siya. So stock pa rin ito, walang nagbago. So wala akong complaint sa front shock. So kahit na dadaan ka ng mga humps or butas, wala siyang problema. So good siya. So sa rear shocks naman, ito yung palagi kong dinidiscuss sa vlog ko. So yung rear shocks niya, masyado siyang malambot, at hindi rin siya pwedeng i-adjust talaga kung ano yung height niya at yung bounce niya, yun lang talaga yung makukuha mo. So dapat if may angkas kayo, dapat huwag masyadong dumaan ng may butas or may humps para hindi siya masisira agad at walang lagutok na maririnig. So suggestion, if may extra kayong pera, dapat pwede niyong bilhan ng aftermarket shocks para naman hindi kayo mag-problema sa rear shock niya. So opinion ko lang naman yun. So in the future, upgrade natin tong shock na to. So another observation is yung tapaludo. So wala pa akong tire hugger, ano pa siya, stock. So nakita niyo naman, talagang sinadya kong hindi linisin to para makita nyo yung kung gaano siya kadumi pag dadaan kayo or pag may ulan, kung gaano katalsik yung tubig. So tingnan nyo, nung nakarang araw dumaan lang ko sa parang paddle, so tingnan nyo, marami na siyang talsik dito tsaka dun. Luckily wala namang back ride. So ito yung sa mga na-observe ko lang, na hindi kailangan natin lagyan ng hugger. Ewan ko lang kung yung full tire hugger ba, yung hanggang dito lang. Pero sa nakita ko sa Facebook naman, yung full tire hugger ay may issue din. So siguro yung hanggang dito na lang, para naman wala na tayong problema sa talsik ng tubig. So sa acceleration naman ng motor, talagang namangha ako sa acceleration niya. So makukuha mo yung 50 kilometers per hour in less than 5 seconds. I think 3 to 5 seconds makukuha. Maganda talaga yung acceleration niya, at maganda siya pang bago overtake. So after a month, nag-improve yung acceleration. So what more if ma-tune up ko na to, for sure lalakas din ng hatak ng motor na to. So nakikita niyo, marami ng tao lumalabas ngayon. So early in the morning pa nga, I think almost 8 pa lang. So nandito tayo sa Cebu Business Park. So marami ding mga call centers dito. So marami ng lumalabas ngayon. So in terms of security ng motor na to, so alam ko marami na kayong nakita sa YouTube
yung mga security features nito. So talagang maganda yung security features niya. So ang dapat nyo lang i-take note, voltmeter reading niya. So dapat hindi siya bababa ng 12.4. So dapat yung i-monitor after 2 years na dapat yung voltmeter niya hindi siya bababa, kasi pag bababa na siya, malaking problema yon pag hindi nyo napalitan yung baterya. So in this case, sa motor na to, wala siyang kickstart at FI operated. So lahat ng functionalities ng FI ay battery operated. So after 2 years or so, dapat yun ang i-monitor. So if #YouBackRida, okay, para agay natin sa susunod na shoutout. At please, patuloy nyo lang supportahan yung channel ko. Sana nag-enjoy kayo sa mga vlogs ko. At kung may suggestions man kayo, lagay nyo lang sa comment section para hopefully gawin natin in the future, okay? So again guys, thank you for viewing my vlog for today. Till next time, bye! Teka, anong Tagalog ng pisik? Pumipisik na tubig?